Ayan, magandang araw po mga kababayan. Ito po yung kanilang operation po ngayon dito sa phase 2. Itong kasi nga po dumating na itong dolomite sand, and ito naman yung puting textile na kanilang nilalatag ngayon dito sa area. Yan po, tulong-tulong sila. Kasi mabigat ito eh. So mamaya papakita ko sa inyo, pati yung backhoe tumulong. Saka yan yung boat no, tagahila din dyan sa may part naman ng tubig. So sa ngayon ito yung gray sand ano, malapit nang matabunan ito ng dolomite sand. So goodbye gray sand na, since naririyan na po yung dolomite sand, at di maglalaon ano, mag-iisang kulay na ito, isang kulay na lang na lamang ng dolomite itong buong 500 meters. Ito po yung dolomite sand ano, ganyan po yung kulay na makikita na natin dito from phase 1 to phase 2, yung kabuuan ng 500 meters. So ito po si Kuya Ron's TV, lagi po nag-update dito, at papasalamat sa inyo laging pag-suporta sa aming channel. And kunin ko na rin po yung opportunity na to, no? Sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel, ano? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, at pa-like and share sa aking mga ina-upload. Yeah, maraming salamat. Sana ma-reach na po natin yung 100k subscribers. Yan, na muli po ang pasasalamat ko po mula sa inyo, mga taga-subaybay na tumatangkilik palagi dito sa mga Manila updates. Hindi lang po sa akin ano, at sa lahat po ng mga vloggers na nag-update dito sa Manila Bay. Maraming pong salamat sa inyo, mga kababayan ko, especially mga nasa ibang bansa, nasabik na makabalita na mga kaganapan, mga progresong nangyayari dito sa ating bansa, no, ngayon po sa pangunguna ng ating Pangulong Duterte, mga build project. At isa nga po itong Manila Bay sa kanyang tinutukan na hindi pinabayaan. Nawa, yung susunod na presidente ng ating bansa ay may pagpatuloy itong Manila Bay Rehabilitation. Yeah, magandang hapon mga kababayan. Ah, ito na po yung dolomite sand. Tapos ito na yung textile. Nilalatag na po ngayon. Yan, i-zoom lang natin. Yan, nilalatag na po. Babagsak na siguro nila rito yung ano, dolomite, no? Mga kababayan, since naririto na po yung bagong dating na dolomite. Ito, dolomite sand, ayan na. So yung nakita po natin yung tinatahi na mga textile na kulay puti dito po sa phase 1 ay ito na po kasalukuyang nilalatag ngayon dyan sa area ng phase 2. So ano na po no, ito naman kasi itong phase 2 is ready na po ito eh, sa pagtatambak ng dolomite sand. Magiging separator po ito no, ng gray sand and dolomite sand. Plus malaking tulong po siya para kapit na kapit yung buhangin at dolomite sand. So ganyan din po yung proseso na ginawa po dito sa phase 1.
Ayan, oh, meron pa sa ilalim na textile na kulay itim, no, sa ilalim ng gray sand. Saka po sila nagbuhos ng gray sand. Then sa ibabaw naman ng gray sand, ito mga puting textile. Kapag nailatag na po ito, ay saka naman po sila magbubuhos ng dolomite sand. May kabigatan din yung tela na yun, ano, yung textile na yun. Kaya kailangan po talaga tulong-tulong sila dyan, mabigat yung textile na yun. Sana nga po, no, tuloy-tuloy na itong ano, dating ng dolomite sand. So since ito ay naririto na, sana ay tuloy-tuloy na nga po para maibagsak na dito sa phase 2. And ayun nga po, medyo mahaba na ang may nakalagay na dolomite sand. So may extend na po itong phase 1, no, na merong dolomite sand, para pagkaisang kulay na to, napakaganda na po nitong tingnan. Especially pag nabuo yung buong 500 meters. Plus idagdag mo pa yung mini dolomite sand doon sa dulo, no, malapit sa Manila Yacht Club. By the way, sa ano po, no, sa mini dolomite sand ay ganito din po yung magiging proseso. No, sa ngayon po, no, bago sila latag doon, nagbuhos ng gray sand, ay naglagay din po sila ng mga geotube at ng mga geotextile fabric. At ano nga po, pag naglagay na rin sila ng kulay puti na textile na ito, no, ay susunod na po doon yung pagbubuhos din ng mga dolomite sand. Focus na lang po natin ating phone. So once again, ito po yung paglalatag nila nitong mga geotextile fabric para sa nalalapit na pagbubuhos ng dolomite sand. Thank you.
Yan, inihila po ng backhoe. Tapos yan naman, hilahin naman ng boat.